Gubernur Tembang Intan Joko Nayung. Bicycle driver si Singlito, pero simula nung siya'y nabaltado, hindi na siya makapagtrabaho. At upang saksihan ang ating isa sa gobyerno sa kahapon ito, ayunman, ayaw daw ng tuluyang maging pabigat sa kanyang mga kapatid. Kasal at may anim na anak sa Singlito, pero 7 taon na ang nakalilipas nung kuwalayan siya ng kanyang misis. Ang pagkalulong daw ni Singlito sa bisyo, magkakaroon ito ng mabigat na kamay, kaya siya iniwan ang kanyang misis na si Gina at ng kanilang mga anak. Mas importante niya ang bisyo, si Garilio, inong, kaya sa amin. Kinukulata naman din ako, buntis pa rin din ako. Ang hirap talaga yung sitwasyon ng anak ko. Kinukulata niya, ma'am. Yan ang sabi lang. Dito rin siya. Kaya pumunta kami dito sa Lons para lang mawala siya sa amin. Salita ka. Nasaktan ka sa salita. Yan, aalis ka. Ay, pwede na ako, ma'am. Balikan sa kanya, ma'am. Magbago kaya ang desisyon ni Gina. Makita niya ngayon ang kondisyon ng kanyang mister. Samantala, para patignan din ang binti ni Singlito, sinamahan siya ng aming team sa mga espesyalista. Yung result 126 lang, which is very normal for a random blood sugar. Yung into, wala talaga siyang diabetes. There must be another problem with the blood sugar. Hinala ng pamilya ni Singlito, meron siyang bone cancer. Pero ayon sa orthopedic surgeon, hindi bone cancer. Yung bone cancer talaga is so effective. Laman sa binti at paa ni Singlito dahil sa tinatawag na flesh-eating bacteria. Most of the time, yung mga flesh-eating bacteria has high mortality. I don't know why he survived, but he survived. Ang protina sa katawan na binuhusan ng tubig, magkakaroon ng coagulation. Parang clotting din yun. So pag nag-coagulate yun, wala na rin dalo yung dugo, maagnas yung area. Ang supply ng ulo niya ay doon sa tuhod. Yung the rest, kumukuha doon sa supply ng dugo na papunta sa ibaba. Kaya pag gano'n ang nangyayari, buhay yung tuhod pero patay yung dere. Makabubuti raw na putulin na ang kanyang binti para maiwasan ang sepsis o impeksyon sa dugo. Pero kailangan muna raw gamutin din ang kanyang sakit sa baga. He will be covered for free for the whole time of his duration of his confinement. This patient will be enrolled under our charity program for the duration of his stay here. We will be giving him free accommodations, of course, supplies. Yung medicines will also be covered. Trabaho ako kung maayos na yung TN ko. Parati na po siya masaya, parati na po nakangiti. Excited na nga po talaga siya maputulan na po ng paa. Pero ngayon pa lang, nananawagan na rin sila ng tulong para sa ikakabit kay Singlito na prosthesis o artificial leg na may kamahalan ng presyo. Sana po ay matulungan niya po aking kapatid kasi gusto niya po pumabuhay. Salamat ka po ang ako ang tuunan yun. Laban, kay laban ko. Umpan na po yung samantala, para subukang ayusin ang gusot nila Singlito at Gina na magitan ng isang psychologist. Ganda ang relasyon niyo. Hindi ka ba naka
Nasaktan ka. Nasaktan, mabigat ang nararamdaman mo. Nakaranas ka ba na sinaktan ka ng tatay mo? Naalala mo pa ba na sinaktan ka, napalo ka? Tay, maganda yan na ilabas mo yan lahat para ma-release ba lahat ng kabigatan mo? Tay, nandito lang kami. Nakikinig ako sa'yo. May nagawa ka bang kasalanan? Wala. Wala, ma'am. Mahal naman talaga. Marami na siya nakakalimutang bagay. Hindi mo lang pagsasama nilang mag-asawa, nakalimutan niya na o talagang meron siyang tinatawag na denial. Kailangan po talaga na mabigyan ng lunas ang sakit ni tatay at tuloy-tuloy ang gamutan. Ipa-check up siya sa isang psychiatrist. Kailangan po natin siyang tulungan. Okay lang, ma'am, kung tawad lang, ma'am. Ang gasol, di ginagontinura na. Ang akong sala. Aminado si Singlito na marami siyang pagkakamali sa buhay. Pero kahit halos malumpo na, naway mabigyan pa rin daw siya ng panibagong pagkakataon para magbago at muling makabangon. Naantig ka rin ba sa kwento ni Singlito? I-tweet sa amin ang inyong reaksyon gamit ang hashtag KMJS. Thank you so much, mga kapuso. Isa sa pinakakinatatakutan ninuman ang masabuyan ng asido sa mukha. Bagay na nangyari sa isang 18-anyos na binata sa Naguilian, La Union. Pero sino ang makagagawa nito? At sa kung ano bang dahilan. 2.6. Nakabibinging sigaw ang bumasag sa katahimikan sa kalsada ng Naguilian, La Union noong Oktubre. Isang binata nang hihingi ng saklolo. Ang kanyang mukha at katawan kasi nalapnos matapos siyang sabuyan ng pinaghihinalaan. Asido. Ito na ang kanyang itsura. Malaking bahagi ng kanyang mukha, dibdib at likuran. Lapnos. Tapyas ang kanyang ilong. Wala na ang kanyang kanang tenga. At hindi na rin maipikit ang kanyang mga mata. Ang malala pa rito, ang kaliwa niyang mata, bulag na. Ito ang kondisyon ngayon ng 18-anyos na si Ryan. Ito shadow na lang. Ito lang po yung pwede. Pero medyo blurred pa siya. Dahil sa tapang at lakas ng chemical na ibinuhos sa kanya, so nag-sustain siya ng extensive burn sa kanyang balat at umabot ito sa kanyang kalamnan. Ito ay classic example ng third degree burn. Kwento ni Ryan, alas 6:45 ng gabi noong October 26, naglalakad sila pauwi ng kanyang kaklase mula sa paglalaro ng computer. Pagdating nila sa tulay, may nakasalubong daw silang babae. May dalawang bote siyang hawak. Kala lang namin na umiinom siya or lasing. Tapos nung malapit na po kami, doon na po niya ako binuhusan ng asido. Parang niluluto talaga yung mukha ko. Tapos dura ko ng dura ng asilo. Nagsisigaw daw si Ryan hanggang may tumulong sa kanya at dali-dali siyang itinakbo sa ospital. Ang kasama ni Ryan nung gabing yon, si Zachary, na natalsikan din daw ng isinaboy na asido. Bagamat wala siyang sugat sa mukha, bakas sa kanyang braso ang mga peklat. Natalsikan ako. Kala ko nun, mainit na tubig. Mainit na map din na parang sakit sa ilong. Pulubi po. Yung parang baliw nga eh. Mas siya nakalong sleeve. Bunso sa limang magkakapatid si Ryan, grade 11, at laging nasa top 10 ng kanilang klase. Dahil mahilig mag-computer, pangarap daw niyang maging computer engineer. Mabait siyang anak. Kasi kung ano yung iutos mo sa kanya, talaga namang sinusunod din niya kaagad.
Hindi raw mabarkada si Ryan, katunayan. Madalas lang daw itong sumasama sa kanyang pinsan. Minsan naglalaro lang ng basketball. Talagang close na close sila kasi maya't maya magkasama sila. Paghapon na doon na magdalawa na naman sila si Ryan. Diretso, kasi, diretso na sila sa computer. Diretso na computer. Inaabot sila hanggang gabi sir. Sa pagkakaalam ni Ryan, wala siyang kagalit o kaaway. Kaya malaking palaisipan kung sino ang nagsaboy sa kanya ng asido. Sino nga ba ang babaeng yun? May kaugnayan ba ito sa kanya? Nung gabing nangyari ang krimen, may lumapit daw sa tanod ng barangay at nagsabing alam niya kung sino ang suspect. Ang nagsumbong si Mang Honesto. Diyan po matatapos ang ating krimen procedure. Isasagawa po natin ang ating official job sa oras po na ika-apat ng kapwa.